marami ang nagsasabi na imposibleng mabago ng isang tao ang mundo, maging ang pananaw mo sa iyong buhay. Kaya naman mga kaibigan, sa kwento kong ito, isa na namang may tuturing na bayani ang ginawa ng taong ito. Ang Majuli ay isang river island sa Brahmaputra River sa bansang India. Uulitin ko lang po, Brahmaputra River. Ito ay sinasabing isa sa may pinakamalaking isla sa buong mundo na may kabuuang sukat na 880 square kilometers. Ngunit taong 1979 na magkaroon ng isang malawakang pagbaha sa lugar na ito na nakaapekto sa maraming residente na nakatira sa paligid ng islang ito. Higit pa dito, maraming mga hayop ang namatay kabilang na ang napakaraming ahas dahil sa pagbaha. At sa lahat ng pangyayaring ito, isang 16 years old na binatilyo, si Jada Payeng, ang higit na naapektuhan. Isa siya sa mga residente malapit sa river. Habang nililigid ang kanyang mga mata, hindi niya halos maatim na makita ang iba't ibang hayop na wala ng buhay sa paligid ng river. Naisip ni Jada kung di sana'y may puno lamang sa mga paligid na ito. Marahil ay may nakapitan ng mga hayop at nakaligtas pa. Bata pa lamang ay mahilig na siya sa iba't ibang klase ng hayop, kaya naman mabigat sa kanyang pakiramdam na makita ng mga hayop na namamatay kahit pasabihing makamandag ang hayop na ito. Tumatak na sa isip ni Jada na kailangan niyang kumilos at gumawa ng paraan upang hindi na ito muling mangyari pa. Sa murang edad niya, ay naisipan niyang magtayo ng mga puno sa kalagitnaan ng disyerto. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa local government, ngunit bigo siya. Tinanggihan ng local government ang proyektong ito dahil unang-una, imposible daw na may tumubong puno sa mabuhanging baybayin sa kanilang lugar. Parang natatawa pang sabi ng mga ito kay Jada. Bagsak ang mga balikat na lumabas siya ng opisina. Ngunit, bigo man na makahingi ng suporta sa local government, ay itinuloy pa din ni Jada ang kanyang plano. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga ito na ang imposible ay pwedeng maging posible. Nagsimula siyang magtanim ng 20 perasong buto ng bamboo. Araw-araw ay inoobserbahan niya ito hanggang sa hindi nagtagal ay nagkaroon ito ng ugat. Laking tuwa ni Jada nang makita niya ito. Nabuhayan siya ng loob at pag-asa. Araw-araw ay nagtatanim siya ng mga buto upang kalaunan ay lumaki at maging puno. Wala siyang kapaguran sa kanyang ginagawa hanggang ang araw ay naging buwan at ang buwan ay naging taon. At ang dating disyerto at mabuhanging baybayin sa lugar na iyon ay naging isang gubat na napapaligiran ng kulay green na dahon na nagmula sa mga maliliit na puno. Nagbunga ang lahat ng paghihirap ni Jada. Napakasarap tignan, sabi ni Jada, habang nililingid niya ang kanyang paningin sa kapaligiran. Sa kabilang banda, nang makita ng local government ang gawa ni Jada, ay nagulat ang mga ito. Nagkamali sila. Agad na pinuntahan si Jada ng mga ito at taus-pusong humingi ng paumanhin. At bilang pagbawi ay sinuportahan ng local government ang layunin ni Jada. Kaya naman mas lalong napadali ang trabaho ni Jada. Ang dating mag-isa niyang ginagawa ngayon ay tulong-tulong na sila. Nagawa nilang makapagtanim ng puno sa 200 ektaryang lupa dito. Napagpasyahan na din ni Jada na gumawa ng kanyang tirahan sa forest na ito upang mas lalo niyang mabantayan ang lugar na iyon. Araw-araw ay ginugugol ni Jada ang kanyang buong oras sa pagtatanim ng napakaraming puno. At ngayon nga, ang forest ay may sakop na 10 square kilometers. Mahigit 1,000 na iba't ibang klase ng puno ang makikita dito. Kaya naman maraming mga hayop ang nagpasyang manirahan dito, katulad na lamang ng mga Bengal tigers, Indian rhinos, deer, rabbits, monkeys at iba't ibang klase ng ibon. May mga elepante din na nanggaling pa sa ibang parte ng island at nag-stay dito. Sa katunayan, may 13 baby elephant na ang naipanganak sa forest na iyon simula nang ito ay gawin pa lamang. Kaya naman, maraming mga ecologists ang na-curious na puntahan ang lugar na iyon. Maging sila ay nagulat at talaga namang namangha sa ganda ng lugar na iyon. Sa kabilang banda, kung marami naman ang natuwa, ay mayroon din namang sumalungat sa mga ginawa ni Jada. Sa katunayan, makailang beses na may nagputol ng puno sa forest na iyon. Dahilan nila upang hindi daw pamahayan ng mga hayop. Mga magsasaka ang may gawa nito dahil daw sinisira ng mga hayop ang rice plantation sa kanilang lugar. Dahil dito, nabahala si Jada pero pinaglaban pa din niya ito. Sinabi niyang kung kakalbuhin nila ang kagubatan, maigi pang patayin na lamang muna siya ng mga ito. At dahil sa sinabi ni Jada,
ay natauhan ang mga tao at tumigil na ang mga ito. Si Jada ay binansagang the forest keeper. Ang dating 200 hektaryang lupa ay umabot na ng 560 hektarya. Si Jada ang personal na namamahala sa buong kagubatan. Dito na siya nakatira kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Ang isa sa kanyang kinabubuhay dito ay ang pagbebenta ng gatas galing sa mga baka na kanyang alaga. 2007 nang ma-recognize ang paghihirap na ito ni Jada ng isang photographer at journalist na naligaw sa forest na iyon at nakita ang malaking gubat at naglalakihang mga puno na dating alam nilang disyerto lamang. Halos hindi sila makapaniwala ang balitang ito ay kumalat sa buong India. Dito nakilala si Jada bilang Forest Man of India. Si Jada ay nakatanggap ng Environmental Awards dahil sa kanyang effort at noong 2015, siya ay pinarangalan bilang ika-4 na pinakamataas na civilian award sa India. Ang pinakamahirap na buhay ni Jada ay nalampasan na niya. Sino nga ba naman ang makakapagsabi na ang isang ordinaryong tao lamang na katulad ni Jada na nagsimula lamang sa isang pagtatanim sa isang disyertong lugar? Lugar na matapos ang ilang taon ay naging ganap na forest na napapalibutan ng napakaraming puno. Salamat sa iyo, Jada Payeng. Itinuro mo sa amin na huwag sumuko sa layunin natin sa buhay, kahit pa walang naniniwala sa atin. Ang paghahanap natin ng lugar sa mundong ito, yan ang dapat focus natin. It doesn't matter kung saan ka nakatira, kung sino ka pa, kung bata ka pa, o kahit may edad ka na. Ang importante sa lahat, dapat alam natin kung ano ang gusto natin at willing tayong gawin ang lahat matupad lamang iyon. So ikaw kaibigan, ano ang natutunan mo sa ating kwento ngayon? Comment mo naman dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po yung notification bell para pumapdate ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is JMX Official and I will see you on my next video. Goodbye!